Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay gagawa tayo ng steamed fish. Mayroon ako dito mga kalasa ang kalahating kilong isda. Ihiwaan lang natin sa both sides mga kalasa para pagka nilagyan natin ng spices or asin. Maglagay tayo ng asin. Siguraduhin lang din natin na malagyan din yan ng asin yung mga hiniwaan natin para manuot man ang lasa sa loob ng ating fish, ng ating isda. Siguraduhin mga kalasa na lahat na sides ay malagyan ng asin para lahat na sides ay mayroon din timpla or lasa. Then mga kalasa, lagyan natin ng dalawang slice ng lemon yung tiyan ng ating isda at saka lagyan na rin natin ng ginger or luya para matanggal yung langsa niya mga kalasa. Lagyan na rin natin ng paminta. Irarab lang natin sa ating isda. Siguraduhin lang mga kalasa na both sides malagyan. At saka pipigaan natin ng lemon, pero ililipat muna natin siya sa ating lalagyan para i-steam, ipi-plate sa plate. Pagkatapos yan mga kalasa, lagyan muna natin ng beading sa lalim ng isda para sigurado lang na pag in-steam na natin yung ating isda ay hindi siya didikit sa plato na paglagyan natin. Lagyan lang ng spring onion at saka luya mga kalasa at the same time spices niya rin yan mga kalasa para matanggal lang sa yung ating isda at saka lagyan na rin natin yung stuffing sa loob ng tiyan niya ng spring onion at the same time mga kalasa pipigaan din natin yan ng lemon both sides ng ating isda. After natin mapiga yan mga kalasa yung ating lemon, ilagay din natin yan sa loob ng tiyan niya, pandagdag stuffing din yan para yung aroma ng lemon talagang manuot talaga sa ating isda. Pagkatapos yan mga kalasa, i-steam na natin yan. Ilagay na natin sa ating steamer na naka-preheat na yung aking steamer. Nakapakulo na ako ng tubig. Ilagay na natin yung ating isda. Habang ini-steam natin yan mga kalasa, takpan muna natin. Gagawa na tayo ng ating sauce na soy sauce lang at saka 1 teaspoon na sugar. At saka 1 teaspoon din na vinegar ang ilagay natin mga kalasa. Pagkatapos niyan, haluin lang natin at saka hanggang sa matunaw yung ating asukal. At pagkataan din, i-sit aside lang muna natin habang inaantay natin maluto yung ating isda. At this point mga kalasa, i-check na natin yung ating isda kung okay na siya. Okay na yung ating isda mga kalasa, kaya patayin muna natin yung apoy para medyo lumamig siya kasi mahirap siya tanggalin. Gagawa muna tayo ng ating toppings na sauce, dagdag natin sa ating sauce na igisa natin yung ating ginger at saka yung onions, like spring onions, yung puti ng spring onions, isabay na natin gisa sa ating ginger hanggang sa maglabas lang yung aroma ng ating luya at saka sibuyas mga kalasa. Sa puntong ito mga kalasa, natanglabas ko na sa steamer yung ating isda. Ililipat na natin siya sa ating serving plate. Dandahan lang mga kalasa kasi baka sa sobrang lambot na ng ating isda baka madurog. Then, ilagay na natin mga kalasa yung ating ginisa na
luya at saka yung spring onion, yung puti. At saka at the same time, ilagay na rin natin yung ating ginawang sauce na soy sauce. Yun na yung ating sauce sa ating isda, mga kalasa. Pagkatapos niyan, mga kalasa, lagyan natin ng garnish na spring onion. Lagay lang natin sa taas. Yun ang pinaka-garnish natin. Kaya mga kalasa, ito na presenting yung ating steamed fish with soy ginger sauce na talagang siguradong sigurado magugustuhan ito ng buong family, mga kalasa. Mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click na rin ang bell button para sa mga notification. Muli, mga kalasa, maraming salamat sa panunood. Thank you. Thank you, mga kalasa. Bye-bye.